have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. Wala, wala, mapasok mo ako. Sabi ni Katrin Patugano, totoo ba yun? Sample lang yun, kaya lang ginagawa ko pagka malungkot na. So ladies and gentlemen, good afternoon. You don't have to be beautiful. We came over para personally masabi namin sa inyo yung aming Christmas gift greetings. Marami na kami pinuntahan na division. Dito lang kami nagbalak. Ibig sabihin na sayang. Yung sa mga naon ng division na yung mga malalapit sa Maynila, kompleto yung aming dinala. May silent drill exhibition, may mga dancers, may mga yung lahat na sumali sa Singing Soldiers kasama namin. Lahat ng members ng G-Stop nag-i-strip dance doon. Lahat na po pwedeng isipin na SBA, ginawa namin doon sa mga po pwede namin puntahan personally. Hanggang summer. Hanggang summer siguro. Just to demonstrate na pinipilit namin dalhin sa mga division yung headquarters Philippine Army. If only to show you how much we care for you, ay ginagawa namin lahat. Ngayon, malapit ng Pasko, hindi pa namin natatapos yung lahat ng mga division, kaya nagmamadali kami. At mamaya, pag-landing sa Manila, meron lang ata kaming 3 minutes para magpalit ng damit kasi meron na namang isang naghihintay na engagement. But kahit sandali lang, naipakita namin sa inyo kasama ng mga G-Staff ng Philippine Army, naipakilala na sa inyo. Mga hindi naipakilala kanina, si Colonel Ngoo, ang ating Chief Chaplain. Ang ating Sergeant Major, si Chief Master Sergeant Alegre. Ang mga ladies ng Philippine Army, si Daisy, si Ruth, at saka si Pebby. Kanina, nung suot nila yan, nung nagpunta sa ospital, puro sila naka-purple nung time na yon. Sabi ko doon sa mga pasyente, kaya nakasuot ng purple yan kasi nang magpunta sila, dala kasi nila yung kanila mga puso. And the same thing ngayon, nang pagpunta namin sa inyo, the same hearts na dala namin sa ibang division is the same hearts na dala namin sa inyo ngayong araw na ito. Pipilitin kong bumalik ulit para ako yung mag-feed ng 2-star rank ni General Chan. Siguro mga 8 months mula ngayon. Kasi baka abutan ng election period, hindi na po pwede mag-promote. Habang nakaupo ako doon, tinitignan ko yung mga accomplishments nyo dito kanina. Pakita mo yung mga accomplishments, huwag mong takban dyan. Habang sa lahat ng divisions ng Philippine Army, ay medyo nangangailangan ng konting push at nangangailangan ng extraordinary leadership. Pero dito sa 4th Division, habang nagkukulang to sa iba, dito naman ang nagpupuno ng kakulangan ng iba sa iba. Baka meron akong isa pang division, nakatulad ng 4th Division, then
tapos na yung problema ng ating bansa. In a very short time, sabi nga, from July to December, having overrun 25 NPA camps, eh hindi madaling trabaho. Doon nga sa ibang lugar, yung camps natin ang na-overrun. Having captured two top leaders of the enemy, eh sabi nga ni Edanyo, isa sa pinakamataas, dito ang nakuha. 101 surrendered to 4th Division. Ano ba yan? With the very meager resources available to the division, kulang na kulang yung ating SIP allocations for this. And yet, you were able to produce 101 surrenderers. Kung hindi magaling yung 4th Division, hindi mangyayari ito. And only a very good division can do this. Congratulations. 28 enemy killed. Pagka halos doon, meron kaming palagi sinasabi sa Fort Bonifacio, lalo na pagka nagpupunta kami ng mortuary sa libingan ng mga bayani, we never stop counting bodies ng Philippine Army sa dami ng ating casualties. But dito, 28 from the enemy side. Only soldiers with top quality of warfighting skills ang merong ang pwedeng makagawa ng ganitong score. Only for the 4th Division this time. Sa ibang areas, nawala tayo ng firearms. 4th Division, you recovered 62 high-powered firearms. As of now, this is the biggest score ever contributed by a division to the Philippine Army. So kung meron man magmamayabang, and kung sino man ang magkakaroon ng pride sa accomplishment ng Philippine Army, we would like to share this with the 4th Division. Kasi kayo, when we need it most, 4th Division is always there to deliver the goods for the armed forces. Mario, maraming salamat for leading the 4th Division. And because of this, maybe you will still have to lead 4th Division for the next 2-3 years from now. But of course, I will make you happy. I will make you happy by taking away General Abad from 4th Division. Pagka inalis si General Abad at hindi na kayo naka-score ng ganito, ang ibig sabihin, it is General Abad that is delivering for the 4th Division. Si General Abad, for your information, January 1, will be the IG of the Philippine Army.